Pa-chat na lang dito sa Google Meet kung nakikita niyo yung presentation na. Kung hindi, ayusin natin kagad. Then pasabi sa ibang classmate ninyo, since ilan pa lang kayo? 7 pa lang. Kasi dalawang account ko yun nandito. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7. Konti pa lang kayo. Blank, oh, okay lang. Blank lang naman muna yun. Since wala pa yung iba. Pwede kayo mag-open cam para makita kayo sa pre-recorded video na to. Kasi naka-record to para pag sinend ko to, makita niyo yung itsura niyo. Mag-view ninyo na belong pala kayo sa klase ko. Mamaya pa nag-start tayo, pwede kayo mag-open cam. Then, i-off mic niyo muna. Pag may question ako, doon lang ako, ano, doon ko na lang sasabihin kung ano, mag-open mic na kayo. Okay. Oh. Lalaglag. Ayan. Start na ba tayo? Ang konti nyo pa lang. Sinan ba ni Sir Rivas yung code na to? Kasi sinan-chat ko siya kanina pa. Ba't siya nag-reply sa akin? Ba't konti pa lang kayo? Nangyari? Di ba alam ng classmate nyo na may klase kayo ganitong oras? May nagle-left ba? Wait lang, check ko lang ulit si Rivas. Si Rivas. Mag-prepare na rin kayo ng ano ha, ng notebook para makapag-take down notes kayo. Kung napanood na yung video na in-upload ko, yes, pa, ano, mas may background na kayo tungkol sa discussion natin ngayon. Wala pa, naka-delivered lang, hindi talaga, hindi siya nagsisink. Baka may klase din. So ilan kayo? 7. Mag-start na ba ako? Ang konti nyo pa lang kasi. I-ano ko naman to. I-post ko naman to. Doon sa may YouTube page. Para dun sa iba. Nine 9:40. Start tayo. Hintayin natin yung iba. Baka sakaling may mag-join pa. Uy. Lag talaga. Yung cellphone nalalaglag. Ano ba to? Ayan. Ako sirang yung charger. 9:40 start tayo. Untayin natin yung iba. Okay, may nag-join pang isa. Left. Saka tayo mag-start. Prepare nyo na yung notebook or pwedeng viewing notes para ano, para makaano rin kayo ng mga ano, makapag-take down notes kayo ng mga lesson natin. Para pag may activity, kung sakaling wala kang load, at least yun yung na kailangan mapanood ulit, magtitake, mayroon kayo tinake down notes doon sa discussion natin. So, ang dito pa lang is Abilene Butik or Jutik ba to? Angel? Daniel Hart Manlapas? Ken Vincent? Uy!
Ken Vincent Modino, Ken Miguel Fernandez, Margaret Pita, at Matt Andrew Ramos. Ayan, shoutout na kayo. May libreng shoutout kayo kapag ganito. Okay, last 2 minutes para dun sa iba na wala pa. Mag-start tayo para hindi sayang sa inyo na nagpa-load, na naka-wifi ba yung iba, na at least may natutunan kayo. Meron internet. Yung ginagawa ni Sir Rivas. Punti pa lang kayo. Yan, last 1 minute. Start tayo ng discussion. So, pupunta na tayo dun sa slide. Nakikita na yung slide? Blanco lang ba? Opo. Okay, blanco. Pag nag-start tayo, pwede na kayo mag-open cam para makita kayo sa video at para at least namomonitor kayo kung talagang online kayo or nandito sa klase natin. Okay, start na tayo since 9:40 na. So before tayo mag-start, good morning, InterTVL 11. So ako yung teacher nyo sa General Mathematics. So my name is EJ Calef Guevara. Kaya Sir EJ na lang ang tawag sa akin or pag itachat ako, Sir EJ na lang. Then, di ba, nung Saturday nga, is nag-upload ako ng video about sa lesson natin, or first lesson natin sa General Mathematics. So ngayon, i-discuss din ulit natin yon kung sakaling may question kayo. Kung may question kayo about dun sa video, pwede nyo yung sabihin sa akin mamaya. Habang pinapresent ko yung slide, kung sakaling sa slide na to may question kayo, pwede kayo mag-open mic or i-chat muna dito kung may question. Then, saka tayo mag-proceed dun sa question nyo na. Okay. So, before we start our discussion in General Mathematics, so meron tayong game which is called Guess It. So, ano nga ba yung Guess It na to? Based sa word na Guess It, so may huhulaan kayo. Meron kayong i-guess na isang bagay or situation dito sa presentation natin. So the procedure. So in our procedure, meron tayong based on the title of our game, of course, you will try to guess something. So ano nga ba yung i-guess natin na something na yon? I will show something dito sa slide and you will try to guess what will be the corresponding action in that given something. Parang isipin niyo na dito sa given something na to, ano kayo maging corresponding response or action in that given situation. And for example, yan, meron tayong given person dyan. So, nanonotice ninyo, di ba? Anong nanonotice ninyo sa figure? Ano meron sa given figure? Si Pac-Man, sir. So sa given figure, si Pac-Man, pwede rin. Si Pac-Man na color blue, na na-heart yung mata. So ibig sabihin, color blue, imbis na nag-color red. Then, example lang yun. Si Alex daw yan. Then, si Sir Alex is sasabihin, since in love siya, or mukha siyang in love, so ang laman, or sinasabi niya is, ayan, so nag-I love you siya. So nag-I love you siya, so kanino? Yan. For example, meron tayong another given Pac-Man, color pink. Babae. So di natin kilala kung sino yan. So ngayon, based doon sa given action ni Sir Alex, na nag-I love you siya, ano kaya yung possible or ano yung sa tingin nyo na given
response or corresponding action ng babae dun sa pinovide niya. Since na-notice, i-analyze natin yung picture dun sa kabila na in love, parang heart din talaga yung mata ng babae. Dun sa sinabi ni Sir Alex. Ay, nag-chopy ba? Ayan, naririnig na ba ako ng maayos? Manlapas, naririnig na ako ng maayos? Opo. Okay. Check natin kung may nag-join. Ayan, wala pa rin. Parang join. So dito, based dito sa given example, ano yung magiging response nito ng babae? Pwede nyo i-chat. Ayan, para may recitation kayo dito. Online recitation. Ano yung magiging response niyan? Yes? Pwede nyo i-chat? Sir, yung ano? Ano yung magiging response? Yes? Sino yun? Present. Ay, Abilin po, duty. Abilin? Ah, sige, ano yun? Anong magiging response ng kabila? Pwedeng I love you to po. Medyo choppy. Pwede mong i-chat. Pwede mong i-chat para at least mabasa ko din kung ano yung sinasabi. Na-chat ko na po, sir. Ano pa yung magiging response niya? I love you to, sir. I love you to. Yes? Mag-I love you rin? Tama ba? Yes po. I love you to, sir. Okay. So, marami tayong pwedeng ibigay dyan na possible action ng babae. Pero, dun tayo sa mas malapit. Di ba? Nag-I love you nga yan. So, meaning, pwedeng magiging respond or pinakamalapit na respond nung babae kay Sir Alex is? Wait lang. Hindi nagpa-pop up. Matagal babas. Nababasa ba kung ano yung na-respond yung babae? Opo. Yan. Nakikita. So meaning, nag-I love you din yung kabilang side kay Sir Alex. In corresponding doon sa sinabi ni Sir Alex. Diba? Ang given action ni Sir Alex is nag-I love you siya. And ang action na pinovide nung kabila na pinakamalapit since halata naman sa itsura nung kabila na nag-heart pa yung mata, so nag-I love you rin siya kay Sir Alex. So proceed tayo. Ayan, sa something number one. So in something number one, meron tayong dalawang given magkabilang side dyan. So sa kabila is meron tayong equation at meron din tayong constant number lang. Then ganun din sa kabilang side. So in that given something, ano kaya yung sa tingin nyo yung action dyan na mapoprovide? Ano yung relationship ng dalawa? Yes? Anong relationship ng dalawa? Ano kaya yung relationship ng dalawa? Anyone? Ako, nawala ata. Wait lang. Ulit. Ako, nawala. Nag-loading. Wait lang, ha. May nakikita ba yung presentation? Wala na po. Wala na? Wala na. Wait lang. Nawala na. Wait lang. Nawala kasi yung presentation. Wait lang, ha. Nawala yung internet. Wait lang. Nawala yung nasa laptop. So, dun sa given kanina na example, so magiging guide nyo yun para dito sa first something natin sa game na pinaprovide ko sa inyo. Nawala si sir! Babalik yun. Hingin nyo ako sa akin kay sir. Talagado. Oy, naka-record. Ayun nga pala. Grabe kayo. Si Abilin kasi, si Abilin niya. Si Abilin ako na. Si Abilin pa si Muno, ayari ka, Abilin. Abay itong bata. Huli ka, please.
Hello, naririnig na ako? Opo. Okay na? Okay na. Okay, so 5 plus 4. Ay, sorry. So, sa 5 plus 4 is para kay 9. So, 16 is, ang action niya is kanino? Kay 4 times 4. How about 12 minus 4? 8. Lang, may nag-join sa class natin. Late. Yes? The answer is? 8. 8, sir. 8. Okay, very good. The answer is 8. While the 3 is? Kay 9 divided by? 3. So, nakita na ba yung mga, nakita yung mga arrow, yung may iba't ibang kulay? Sundan? I-chat sa akin kung nasundan ha. Check natin kung baka na nag-join ulit. Okay ba? Mag-proceed na ba tayo sa something number 2? Yes po. Ah, sige. Something number 2. Wait lang ha. Yan, something number 2. Anong nakikita? Something number 2. Anong nakikita? Stop, wait, go. Stoplight. Yes, ano? Stoplight, sir. Stoplight. So, nakikita nyo is? Kulay ng street light po. Okay, okay, very good. Kulay ng street light. So, anong relationship ang meron kaya doon sa dito sa kabila na merong stop, wait, and go doon sa kabilang kulay sign na kung saan meron tayong given different colors. Start tayo sa stop. Kulay stop red, is, sir. Yes, Fernandez. Okay, very good. So yung stop is nagkocorrespond siya sa color red. Diba? Sa traffic sign or traffic lights is kapag red, meaning mag-i-stop tayo niyan. So, hihinto tayo. How about the wait? San kaya yan? Yellow po. Okay, very good. So, our yellow is yan yung naka-coordinate siya or nagre-represent siya ng wait. So, sa iba is color orange yan, yung wait or standby or parang babala muna bago tayo mag-proceed kay color. Yung sa go is yung naiiwan na lang, which is yung color green. So, nakikita yung relationship between two figures between dito sa plain lang na stop, wait, and go doon sa may color. Yan. So, proceed na tayo sa objectives for today. So, objectives for today is to define function and expression. How those two differ from each other and relate it to real life situation. So, paano ba natin i-relate yung function or relation in daily life activities or scenario? Yeah. So, to officially start our lesson for today, which is function and relation, sisimulan natin to sa quotation do sa video, di ba? All functions are relations, but not all relations are function. So yan, isipin nyo mabuti yan or dapat magkaroon kayo ng realization kung anong ibig sabihin ng given quotation dito sa lesson natin. Na functions daw are relations, pero hindi daw lahat ng relation is function. So, ano kayong ibig sabihin nun? Siguro yung ibang nanood is naiintindihan na yon, makapagbigay sa atin ng idea about dito sa given quotation at the end of our lesson or before sa end ng outing lesson. Check natin. So, wala pang ibang nagjo-join. Ganun pa rin tayo. Ganun pa rin ang bilang. So, proceed tayo dito. So, first, sasabihin natin or i-discuss natin si relation. So, in relation is any set of ordered pairs in which pares yan na kung saan naka-enclose siya ng parenthesis. Let's say, ang given ordered pair natin is pagkain.
pagkain in which kanin tapos ulam or tinapay tapos palaman. So pares yun. Pwede nating sabihin letters. Capital letter A, then small letter A. So pares yun. Pwede nating sabihin pangalan ng tao. Bagay, hayop, or kahit ano na pwede nating gawing ordered pair. Pwede rin gawin nating ordered pair is yung series of events. So in given ordered pairs, meron tayong domain tsaka range. Si domain is the set of all first element in that given ordered pair, na kung saan i-discuss natin yan mamaya. And the second element is called the range. So ano nga ba yung dalawa na yun? So proceed tayo dito. Pindutin natin tong color yellow na yan. Ayan. So itong given na naka-brace is example of set. Kaya siya set, nag-i-indicate na meron tayong given na brace dito. Yung color black na yan. Yung nandito sa left side at itong nasa right side natin. Itong nasa right side na yan. So alin ba dyan yung domain tsaka range? So di ba sabi, ang domain is the set of all first element in the given set. So yung nag-color green na yan, which is the 1, the 3, 1, tsaka 5, siya ang tinatawag na domain. Kasi sila yung first element ng bawat ordered pair. So di ba, ang unang pares natin is 1, tsaka 2. So yung first element doon sa 1, tsaka 2 is the 1. Next, sunod na pares is 3, tsaka 4. So first element dyan or the domain is the 3. Next, sa 1, tsaka 7. So first element is the 1. Well, the 7 is the second element. While the 5 and 1, ang first element natin is si 5. So siya yung domain natin. So na-identify na natin kung alin yung domain, next natin i-identify the second element, which is, yan, yung nag-color blue, which is the 2, 4, 7, and 1, which is our range. So siya yung range or the second elements of a given ordered pair sa set natin. May question ba dyan? Yung mga nanood ng video presentation, may question ba dito sa may domain tsaka range? Wala po. Wala? Wala question si Manlapas. Tamos, wala rin question. Sige. Walang question. Okay. So sa ibang di pa, na, yung mga nanood ng video, malamang na pag-aralan na to or pwedeng iba nag-search or since naging topic na rin naman na to nung junior high kayo. Okay, pindutin ulit natin tong yellow na may question mark. So next natin, after natin ma-discuss si relation is aalamin natin si function. Si function is a relation. O, ayan na. Pwede natin gamitin yung idea na yan dun sa quotation natin kanina. Function is a relation or rule of correspondence between two elements. So may relation siya or may kinalaman siya dun sa first natin. Dito which is the relation. Na yung two elements is domain tsaka range. So given pa rin yung domain tsaka range dito sa may function. Kasi nga, function is a relation. Then, ang uniqueness ng function natin is the element or each element in the domain or yung first element natin corresponds to exactly one element in the range. So, anong ibig sabihin ng each element in the domain corresponds to exactly one element in the range? Sige, sinong pwede magbigay sa akin ng idea or pagkakaintindi dito sa pangalawang definition or idea ng function? Yes, sino? Sulat natin yung pangalan ninyo, ha? So, InterTVL 11. Sir, pauli po yung question. So, yung question ko is, ano yung pagkakaintindi nyo dito sa each element in the domain corresponds to exactly one element in the range? Itong sa may function, yung pangalawa, yung nasa baba. Ano kayong ibig sabihin nun?
bakit siya naging unique or ito yung uniqueness ng function natin eh. Sige. Different kay Angel, different domain with same range. Tingnan natin yung idea na yan. So, tingnan natin kung saan magpo-fall yung idea ni Angel. Pwede natin magamit yan? Yes? Anyone? Yung domain po, ano, naka-focus lang po siya sa isang range sa pangalawang element po. Yes? Pwede yung paulit, manlabas? Yung domain po, naka-focus lang po siya sa isang range po. Yung domain is nagko-correspond lang sa isang range? Tama ba? Ganun yung sinabi mo? Sige, Abilene. Yes, Abilene. Sir, lahat po ng domain may range po. Nag-a-apply po lahat ng domain sa range. Pero yung range po, hindi, ano, minsan po, nagdadalawa po, parang from domain, parang iisa, kahit dalawa po yung ano, tapos may magkapareha sa domain, tapos yung, ano, yung dalawa po yung isang range. Ayusin mo muna. Dalawa. Medyo nagkaroon tayo ng confusion. Dalawa yung ano, sige, kahit idea. Po, yung katulad po sa number, dalawa po yung magkaparehas na domain, pero sa isang range pa rin po sila. Yun po yung pinagkaiba ng domain at saka range. Okay, thank you. So may sagot si Manlapas saka si Abilene. So thank you sa idea. So tingnan natin kung ano kayang ibig sabihin nito ng exactly one element in the range. So yung domain daw is magpo-fall sa isang range lang. So pinitin natin tong color blue na to. Ayan. So meron tayong given set X na kung saan meron tayong apat na ordered pairs. So meron tayong apat na pairs dyan. Si 0 tsaka si 3, the first pair. Si -1 tsaka 4, the second pair. 3 tsaka 5, which is the third pair. And 2 tsaka 6, which is our fourth pair. So dito, sa given na set na may ordered pair, alamin natin si domain. Tandaan kanina, sa definition ng domain, ano yung domain ulit? Siya po yung first element. Yes, Manlapas. Okay, very good. Yung domain natin is the first element. So, pwede bang enumerate sa akin yung mga first element? Anyone? Bukod kay Manlapas sa kay Abilene. Marami? Zero. Yes, yan. Fernandez. Yes, zero, Fernandez. Sir. Right. Okay. Zero. Negative 1. Yes. 3. Tsaka 2. Then? 2, sir. Then 2. Okay, very good. So, the first or set of all first element or the domain, so tama yung sinabi ni Fernandez, is the 0, negative 1, 3, tsaka 2. So, sila yung first element natin. So, binigay na ni Fernandez yung first element, which is the domain. So, magiging madali na sa atin ang pag-locate ng range. How about the range? Anyone, bukod kay Fernandez, Abilene, tsaka Manlapas? Naku, kukunti lang kayo, tapos kukunti lang yung may score din. So, uulit-ulit sa inyo. Yes, Ramos, ikaw yung nag-open mic. 3, 4, 5, and 6. Okay, very good. So, our range is yung natitira, which is 3, 4, 5, 6. So, ano nga bang relation or connection ng given example natin na ito para ma-explain yung function? So, di ba sabi kanina, each element in the domain corresponds to exactly one element in our range. So, yun yung definition ng function. So, yung element natin sa domain, let's start with 0, nagko-correspond lang siya sa isang element sa range, which is our 3. So yan, yung relationship ng 0. So meron silang one-to-one connection. So isa lang yung range ng ating domain, in which the range of our
domain 0 is number 3. Same lang din. Domain is negative 1. Isa lang yung range niya, which is our positive 4. Our 3, which is positive 5 ang kanyang range. And 2, which is the domain is 2 and the range of it is positive 6. Yan, sumagot si Angel. Okay, thank you Angel sa may pagsagot. So pareho lang ng sagot ng domain tsaka range. Check natin kung may nag-join na bago. Wala pa rin. Okay, continue. Proceed tayo. Ayan. So, let's have some exercises dito. In case number one. So, meron tayong case number one. Na kung saan, naalamin natin yung given set kung function ba siya or relation. At bakit? Anyone? Sino kayang pwedeng makasagot niyan? Sir. Yes, Fernandez. Function, ano siya? Sir. Function. Okay. Bakit siya function? Yung, ano, bibigay ko muna, sir, yung domain, sir. Okay, sige. 1, 2, 3, 4. Tapos okay. Yung range, 2, 3, 4, 5. Yes. Then, tas, bakit siya naging function? Kasi yung 1, nagko-correspond siya sa 2, sir. Okay. Tapos yung 2, nagko-correspond siya sa 3. Tapos yung 3, nagko-correspond siya sa 4. Tapos yung 4, nagko-correspond siya sa 5. Kaya okay, siya naging function, kaya sir. Kaya siya naging function. Okay, let's check. So, yung sabi ni Fernandez is, function daw. So, ang answer dyan is, okay, very good, Fernandez. So, yung sagot dyan is function. So, in-explain na ni Fernandez kung bakit siya naging function. Binigay niya na sa atin yung domain tsaka range. Ayan. So, 1, 2, 3, 4 is the domain. Very good. Tama siya. And 2, 3, 4, 5 is our range. Na kung saan si 1, si 2, nagko-correspond lang siya kay 3. 3 nagko-correspond lang siya kay 4. Si 4 is nagko-correspond siya kay 5. So, kaya siya naging function. Iisa lang ang range ng bawat domain sa given ordered pair. So, very good, Fernandez. Next, case number 2. Is it a function or relation? At bakit? Yes. Is it a function or relation? So yung kanina na binigay natin, pwede yung isulat yun ha, para meron kayong example. Maintindihan ninyo yung ano natin. Relation po. Okay, Abilene. So relation. So bakit siya relation? Yes, here to explain kung bakit siya relation? Kasi po, dalawa po yung negative 1 sa domain po. Tapos, ano po, magkaiba po sila ng range. Okay. Very good. So, tama yung sinabi ni Abilene. So, na-notice niya na dalawa yung negative 1. So, dalawa yung magkapareho na domain. But, magkaiba yung kanilang range. So, ayan. Yung negative 1 natin is yung domain and 4 tsaka 1 is our range. Ayan, sinabi ni Abilene, magkaparehong negative 1 yung domain ng given ordered pairs while magkaiba yung range niya. Ayan, di ba? Nagkaroon, di ba? Hindi niya na-satisfy yung definition ng ating function na kung saan iisa lang dapat yung range ng ating domain. So, ayan yung explanation. So, the domain negative 1, nag-correspond siya sa dalawang value or range, which is 4 tsaka 1. Kaya yung given set natin is a relation. So, very good. Feeling? Next. So, itong case na to is, tingnan natin kung makuha ninyo. Since nandun na to sa may ano eh, nasa given video na to na napanood ninyo, so sa mga napanood, malalaman na nila to. Or doon sa iba naman na medyo may confusion kung bakit yun yung sagot, pwede nating masagot ngayon sa live video natin. Yes. Anyone, is it a function or relation? Ayan na, may Sean. Function. Alamin na. Function. Okay, pareho na yung sagot si Fernandez at si Manlapas. Yung sagot nila is function. Okay, so function. Check natin. Ayan. So ang given set natin is function. So bakit siya naging function?
May mag-i-explain ba o may gusto mag-explain? Ano po, kasi po isang sa isang range lang po sila nagko-correspond. Sa isang range lang sila nagko-correspond. So alin diyan kaya sa mga ordered pair niyan, naisa lang yung range nila? Alin yung mga yon? 1 sir. Or 1. So 1 lang yung given ano natin, range or number 1 dito sa ordered pair. Pero na-notice nyo, di ba, kahit magkaiba yung domain nila, which is 4 tsaka 6, ayan, magkaiba yung domain nila, nag-fall lang sila sa iisang range. So may uniqueness pa din. Domain tsaka range. So na-notice nyo, di ba, even though they have the same range, which is 1, but the thing is, it has different domain. Ang tandaan, function siya na function pa rin siya kahit magkaiba yung domain. Ang importante is, iisa lang yung range nila. Kahit 4 ang domain, number 4, number 6 ang domain, pareho sila ng range, pero iisa lang yung range nila, which is 1. Kaya siya, yung given set natin is a function. Yan. So dito, function or relation? Yan, okay, tama yung sinabi ni Angel kasi may same range lang sila. Function po. Okay, function pa rin siya. So meron tayong, yan, sabihin natin yung B tsaka C. So wala tayong problema si A nag-correspond siya kay X. So wala tayong problema doon. Yung B tsaka C, magkaiba sila. Magkaibang domain, pero isa lang yung range nila, which is our letter Y. Kaya siya, function. Next, so ayan, binaliktad naman. Ang domain lang natin is X taka Y. Pero ang range natin A, B, and C. So na-notice nyo ang domain X nag-correspond siya sa dalawang range. Ayan na. Unang-una pa lang. So ang given example natin is ano yan? Relation. Okay, relation. So, relation siya. Then dito, yan. Ano siya? Application na yan sa pangalan. For example, pangalan ng given, yan. Nag-correspond si Jana kay Ray, si Donna kay Mark, at si Maya is kay Ken. So, merong silang one-to-one relation or one-to-one relationship na kung saan ang given example natin is a function. Ayan. Things to remember. So, relation is any set of ordered pairs. Domain is the set of all first element, while the set of all second element is called range. Wait lang ha, check ko lang. Wala pa rin iba nag-join. Chat ko na lang ulit si Rivas about dito sa klase natin. Kasi, na-notice ko ang konti nyo pa lang dito, pati dun sa Edmodo. Yung iba ba, hindi makapag-join? Or konti lang talaga kayo? Hindi po makapag-join. Hindi makapag-join. Ba't kayo nakapag-join sa class sa Edmodo? Yung iba hindi. Ano nangyari? Check ko na lang ulit yung Edmodo. Baka kasi naka-unlock na yun. Ay, naka-lock na. Pero kung naka-lock yun, i-unlock na lang. I-unlock ko na lang ulit para makapag-join yung iba. Sir, si Marvin. Hindi naman ako sinasabihin ni sir. Yes? Si Marvin po hindi makapasok. Hindi makapasok. Sige. I-check ko na lang ulit. Ayan. So, function is a relation or rule. So, inulit natin yung mga bagay na dapat yung tandaan sa discussion natin today. So, nakapag ano na tayo ng, dinify na natin yung function and relation. Alam na natin yung pagkakaiba nilang dalawa. Ngayon, is meron tayong next presentation or meron ako next presentation na kung saan ano kaya yung relation nito or application in real life activities. Ayan. So, tandaan yung mga yan para may idea kayo. Pwede natin panoorin or pwede nyo panoorin yung video tapos i-take down notes yung mga to pag naka-upload na or yung isang video na in-upload ko nung Sabado. Ayan. So, escape ko muna to yung ano natin, PowerPoint. So, mag-open ng new
point. Ayon ng new PowerPoint. Wait lang. So, nangyari. Ayan. Fine, fine. So, nakikita na ba? Ay, wait lang. Wait lang ha. Anong nakikita nyo dyan if there is any question? Opo. Wait lang. Hintayin natin yung next natin. Okay, ito na. Fine, fine. Ayan, nakikita. Function as a representation of real life situation. Nakikita na? Yes, sir. Okay. Okay. So ngayon, i-relate natin yung function in real life situation. So di ba kanina, may mga lumulusot na tayong example na kung saan nagkakaroon ng application yung function tsaka relation. Yung example kanina na puro pangalan, pwede natin i-associate na yung pangalan na yun is mag-asawa, di ba? Pangalan ng babae tsaka nung lalaki. Pwede natin sabihin na mag-classmate or pwede natin sabihin na anak nung babae yung mga lalaki na given, di ba? So pwede natin sabihin na ganon. So ngayon, functions can often be used to model real-life situations. So pwede natin gamitin pala yung function para magbigay ng illustration sa mga daily activities or given scenario na kung saan mas maliwanagan or mas ma-enlighten pa tayo doon sa given situation na yun na gustong i-provide sa atin. Identifying an appropriate functional model, yun nga, na kung saan kung mas maganda or mas appropriate yung functional model na ipoprovide ninyo, mas lalong maintindihan yon ng mga nakakakita or mas mga nakakapanood. So it will lead to a better understanding of various phenomena. So ano-ano nga ba yung mga yon? So for example, is normal conversation between two person. Pwede natin i-apply yung function na yun. So, paano kaya? Ayan. So, itong conversation na to, so, sa mga nanonood dyan or nag-Netflix dyan, kung nakapanood yung Lucifer, so, parang ganitong conversation, in-apply ko lang. So, sabihin natin si Detective Decker yan, yung color blue na yan, o sinabi niya, nagkaroon sila ng proper conversation or conversation ni Lucifer na kung saan sinabi siya, and nagkaroon nang respond si Lucifer doon. And the normal conversation continue. Parang ganyan yung example niyan or application ng function. So bakit nagkaroon ng function diyan or paano nagkaroon ng relation ng application yung function diyan? So as you can see, there is a reply according to the given statement produced by the first person. So yung first person natin diyan is yung color blue. And as expected, the second person gave the reply that is appropriate to that given statement. So, di ba, pag tayo nag-uusap or pag nag-chat tayo, ng halimbawa, kahit simpleng hi, so may reply, hi din, or hello, ano po yun, no, di ba? Parang ganun, and nagtutuloy-tuloy yung conversation na yun. Na yung chat na to is para dito, di ba, sa messenger, meron tayo, pwede nating iswipe pa ganun, then saka natin i-reply. Na yung reply natin is para dito sa chat muna to, kung sakaling matabunan. So, parang ganun yung application ng function na yon. Next. Ayan. Pwede natin i-apply ang function in real life situation in a person and his nationality. For example, pinanganak ka tapos nakatira ka sa Pilipinas, di ba? So meaning, ang nationality mo is Filipino. So hindi ka naman pwedeng maging American tsaka Australian. So walang relationship yon, walang connection ang mangyayari. Na sa Pilipinas ka pinanganak at tumira na sobrang tagal, tapos magiging iba yung nationality mo, di ba? So, wala talagang connection or walang relation ang mangyayari. Born and live in America. So, malamang or big chance is American ka. Next, born and live in Australia. So, expected na Australian ka. So, yan yung pwedeng application natin dyan ng function and relation, di ba? So, pwede nating sabihin na sa school, di ba? Halimbawa kayo, ang teacher nyo, section, inter-TVL, teacher sa Rivas. So,
pwede natin gawin sa kabila na relation ni Sir Yubas is yung mga student niya, which is kayo. Ibigay lahat ng pangalan nyo, pwede kayo mag-fall section inter-TVL 11 or Teacher Sir Jeric Rivas. So parang ganun yung application ng function in real life situation. Nagigets ba? Nakukuha yung concept natin or yung idea? May question? Inter-TVL. Nakukuha ba? Nakukuha? Yes, sir. Yes, sir. Nakukuha yung idea. Next. Oh, ayan na. So, magpo-fall tayo doon o mapupunta tayo sa idea ninyo. So, can you cite other real life situation that shows functions? Makapagbigay ba kayo sa akin na kung saan may function pala dito? Di natin alam. Pwede natin sabihin, naghuhugas lang tayo ng plato. May function na pala doon. Sinong pwede makapagbigay sa akin ng ano real life situation na pwedeng mag-represent ng function? So, ilan pa lang to? Apat pa lang yung nakapag-recite sa akin dito. Si Manlapas, Abilene. Butik ba? Anong pronunciation ng ano mo, ng last name mo, Abilene? English po, Jutik. Jutik, okay. Jutik, Abilene Jutik. Fernandez. At Ramos pa lang nakapag-recite sa akin. Ipapakita ko to kay Sir Rivas kung ilan lang kayo. Kasi ang konti nyo kasi parang siyam lang kayo kasi dalawang account ko pa yung nandito. Dun sa iba, kung sakaling di sila nakapag-join sa Edmodo, kahit isend nyo sa GC ninyo yung code para at least makapasok sila. Kasi ilang beses na ako nag-check ng Google Meet natin, wala talagang iba pang pumapasok. Kayo lang. Sige, sino pwede magbigay sa akin? Real life situation or application ng function? Sa bahay, for example. Yes? Sino pwede sa akin? Example. Sino-sino bang nito? Okay, siya. Kung may problema siya or ano, medyo mahina signal or naglalag. Ito, yung Naruto yung profile. Hindi ko kilala to. Ayusin yung pangalan kasi mahirapan ako yung record yan. Saan ko lalagay yung record ng pangalan nyo kung sakaling magpasakay sa akin? Si Manlapas. Sino pa? Modino. Margaret. Tas Ramos. Ito yung mga nag-recite kanina. Sino? Sino pwede magbigay sa akin? Magbigay na ako. Marami na ako binigay na example ng real life situation. Anyone? Sinong kaya magbigay? Lahat kaya magbigay or sino gustong magbigay? Anyone? So pag sasagot kayo, pwede nyong i-open cam para makita ninyo yung sarili ninyo na syempre nakaka-proud yun. Sumasagot kayo. Tapos may kita pa kayo sa video. Malay nyo, mapanood pa kayo. Kasi hindi lang naman ako yung manonood nun. Pwede rin yung ibang teacher, lalo na yung may-ari ng school, yung division head, tsaka yung principal, para makita na active kayo, pati kahit online, nagiging active pa rin kayo. Sige, anyone? Huwag mahiya, sumagot. Kasi idea, opinion nyo yan, kung anong, paano nyo naiintindihan. Kasi igagayad naman kayo, ako, igagayad ko kayo kung para mas lalo nyo maintindihan yung concept natin na function tsaka relation. Sige, anyone? Sino gusto magbigay? Sino po? Sige po. Sino po? Sino pwede magbigay? Wait lang. Ano nangyari? Nawala ba? Sino man nawala? Sige, anyone. Sino pwede magbigay sa akin? Example. Tatawag na lang ako. Ulitin ko lang to. Sino ba? Si Jutik. Sige, may nag-chat. Sino ba? Sige, Abilene, pag magwawalis, sige. Explain sa akin kung paano. Paano kaya nagkaroon ng function sa pagwawalis? Kasi po, pag nagwawalis, nagkoconnect yung walis at saka floor.
Yung floor, okay? Tsaka, ay, yung apa. Okay. So, paano yung nagkaroon ng function? Yung walis is para kay floor sa sahig. Di ba pa siya pwede kay kisame para pagtanggal ng mga agyo-agyo or mga sapot-sapot? Pwede rin. Okay, pwede rin. Sige, thank you. Iba try, pa? Sir, try. Try, sir. Sige. Fernandez, ano? Fernandez ba? O Fernandez apo, nga. Sir. Ano yun? Yung plate, sir. Yung? Plato, sir. Okay, plato. Sige. Nag-ano siya, sir? Parang nagka-correspond siya sa sponge, sir. Ah, sa paghuhugas nga. Ah, sige. Pwede din sa paghuhugas. Okay. Tama naman. Nag-gets ko yung point mo na kung saan dyan, pre. Hindi mo naman pwedeng gamitin pang hugas ng plato yung walis tulad ng sinabi ni Abilene. Pangit nun. Galing sa sahig yung pang hugas mo, di ba? Yes, anyway. Yung medyo malawak, yes, Modino. Yun, nag-open mic. Sige, Modino, example. Pag yung medyo... Pag naliligo po. Sige, pag naliligo. Yung sabon po, i-apply mo sa katawan para nag-aano po siya. Ah, okay. So, nagigets ko na pag naliligo. Ang sabon is sa katawan. Tama naman. Ang shampoo para sa ulo, sa buhok. Tama? Then, kapag, halimbawa, may brush din kayo doon or may toothbrush is para sa ngipin. Yes po. Then, pwede natin ibigay yung brush para sa kuko. Siyempre, para sa kuko. Okay, very good. So, merong one-to-one function doon, ha? Hindi nyo pwedeng gamitin yung shampoo ilang alternative na pang sabon ninyo. So, parang madulas masyado yun pag binamin nyo yun sa katawan. Next. Tapos na tayo sa bahay. Halimbawa, sa school. May nag-chat. Ayan. Ayon kay Ramos yan, parang remote and TV daw. So, remote stands for domain and TV for range. So, remote corresponds to the TV. So, tama. Siyempre, pag magbubukas ka ng TV, kailangan mo ng remote. So, pwede natin sabihin mga palabas sa TV. Di ba? Provinciano, Channel 2, 24 Horas, Channel 7, ano pa ba? PBA, TV5, tama? So, yun. Parang ganun. Kung ano yung mga network, pwede natin gamitin yan. So, napagbigay kayo ng relay situation. Kung naintindihan yung concept, next natin to. Ayan, give me a function. So another ano to, activity, give me a function. So ano bang give me a function na to? Ayan. So explain ko sa inyo. So for example, may given tayo, ayan, pangalan ng mga teacher ninyo. Kung maging teacher nila. Ako, Sir Alex Gerardo at si Sir Joseph De La Torre. So, mga teacher yan ng LCC or La Concepcion College Senior High Division. And, pwede na Sir EJ, Sir Alex, Sir Joseph. Sila yung, ano natin, given set of first element. Then, ang naging second element nila is the schools. So, yung mga school na yan is kung saan sila graduate ng college. Si Sir EJ, graduate siya, nag-correspond siya sa school niya. Which is Colegio de Santa Teresa de Avila. So, located yan sa ano, Quezon City yan, sa Barte Subdivision. Sir Alex is LCC, La Concepcion College. And si Sir Joseph, graduate siya sa Bulacan State University or Bulsu. Pwede rin natin sabihin, Sir EJ, ang kabila nagkukorespond siya sa mga subject na tinuturo niya or nila, ng mga teacher. Sir EJ, ang focus niya o yung tinuturo niya is mathematics. Sir Alex is, pwede natin sabihin, media information literacy ang subject niya. Sir Joseph is science major siya, so meaning pwedeng chemistry, biology, physics ang focus ni Sir Joseph. So parang ganyan yung magiging a function. Proceed tayo. Hindi kayo mag-open pag mag-sagot kayo. Yan. Dog, cat, tsaka goat. Siya yung first element natin. Ano kayang pwede nating ibigay na ano, corresponding or function sa kanila? Sige? Sir. Anyone? Sir.
Yes, Fernandez. Sa dog, sir, ano? Bone. Tapos sa cat, sir, fisher. Tapos sa goat, grass. Okay, very good. So, tama, ang ginawa ni Fernandez, tama. Yung dog, cat, and goat, so mga animals, ang binigay niyang function sa kanila is yung mga kinakain nila or designated food. Pwede natin ibigay yung fish sa dog, pero di ba, mas applicable ang bone pag dog. Pag sinabi nating buto, so para sa aso. Then sa pusa, di ba, sa tutunan natin, pwedeng tinik or fish bone o kaya fish. Tama din naman. Then sa goat is grass. Okay, very good, Fernandez. Ano pa? Marami pa yan. Ano pa kayang designated function na pwede nating ibigay sa dog, cat, tsaka goat? Sige. Mapagbigay yung classmate nyo, si Fernandez, ng sagot. How about others? Idea. Ano kayang pwede natin ibigay na function sa mga yan? Nakakain na sila. Kasi binigyan na ng pagkain ni Fernandez. Ano pa kaya? Yes, anyone? May okay, may nag-chat. Sino to? Yes, Chris Soldier. Ano bang full name mo? Ay, anong ano mo? Atang full name na. Ano po, sir? Okay. Ano po, Clever Lee Banji pa kung baka. Anong apelido? I-chat mo na, i-ano mo? Tawag dito? I-chat mo na lang itong form mo para malagay ko dito sa recitation kasi iba yung pangalan mo. Wait lang ha, check ko muna. Yan, tulad. Clever Lee Pakul ba? Tama. Sige. Share mo. Yung sa akin po, ano? Yung ano po, yung dog po, ano, sa yung tagabantay po ng bahay. Yung tapos po yung cat, pang ano, pang panghuli po ng mga daga. Tapos yung goat sa bukid. Ang goat is? Ano po, sa bukid, taga-kain ng damo. Okay, very good. So, ang binigay ni Pakul ba? Very good, thank you. Is yung mga action na ito na provide ng mga hayop. Yung dog is bantay sa bahay. Tama? Yung pusa is pwede kang bantay din sa bahay, pero ang focus ng pusa or action niya is manghuli ng mga daga. Sa bahay. While ang goat is pwede nang gamitin sa bukid para kainin yung mga damo. Okay, very good. Ano pa? Last one. Pwede natin ibigay. Sa dog, cat, tsaka ano, goat. Last example. Farm animal. Farm. Yes, Manlapas. Yung dog and cat po is house pets po. Tapos yung goat po, farm animal. Okay, very good. So, merong binigay si Manlapas na kung saan yung dog and cat nag-connect lang siya or nag-correspond lang siya sa isang action, which is house pets, di ba? So nagkaroon tayong dalawang domain, which is yung dog and cat, at isang range na house pets. So na-apply na yung function doon, while yung goat is nag-correspond lang siya sa isa, which is the farm animals. Okay, very good, Manlapas, sa given example. So, proceed tayo sa another example. How about books tsaka authors? Sige nga, sinong pwede magbigay sa akin? Pwede magkabalik ka dyan, ha? Pwede mauna yung books, pwede mauna yung authors. So, mga nagbabasa dyan, mga bookworm, Wattpad, novels, manga, webtoon. Sige, sino pwede magbigay?
anime dyan, anime lovers dyan, nagbabasa ng manga, pwede din. Example, books sa authors. May mapoprovide ba? Example, anyone, wait lang, may nag-chat. Yan, si Kuya Angel. So, book daw is titled X-Rated by Lloyd Cadena. So, condolence or rest in peace, Sir Lloyd. So, yun yung example ni Angel. Ano pa? So, meron siyang binigay na one-to-one function dyan. Wait lang, may pumasok. Si Kamba. Late na to. Anong oras na? Yes, sino pa? May mga pagbigay pa ba sa akin? Sige, sino pang mga pag-bigay? Books sa ka-authors. Ako, magbibigay ako example. Ano pag pwede kong ibigay na example dito? Wala pala. Hirap pala magbigay na example kasi books. Pwede natin sabihin Harry Potter series. So, books yun, di ba? J.K. Rowling yun. Hell University? Ano yan? Ano to? Wattpad ba ito? Wattpad. Okay, thank you. Ano pa? Books sa ka-authors. Susi. Ako, late nga. Oh, 8 ka, Kamba. Anong oras na? Magta-time na, oh. 15 minutes. Kala ko 15 minutes late lang meron. 15 minutes attendance lang pala meron din pala nun. Yes. So, wala na. So, next tayo. Nag-left si Fernandez. Bakit nag-left? Okay. Another example by Angel. Sleepless night. So, Ivan o Yavan? Yavan Rivero. So, another example. Yan. Actors. Oops. Actors sa country. Actors tsaka saan silang country nag-originate or anong lahi nila meron? Sige. Either local or international. Marami kayong pwedeng mabigay dyan. Actors sa country. Sa mga sasagot, sige, pwede kayong mag-open mic. Kamba, habol ka na lang. Panoorin nilang yung video dun sa YouTube kasi meron akong in-upload na video din doon. Ito is another topic. Yung application ng function sa real life situation. I-send ko rin to or popost ko rin to dun sa YouTube yung video link, yung video na to. Send ko yung link sa Edmodo ninyo. Yung mga classmate nyo pala, yung iba na hindi pa nakapag-join, pasabihan ulit sila. Pasabihan ko rin si Sir Rivas kasi na-notice ko ang konti lang talaga, lalo na yung sa klase ninyo, kayo yung pinaka-konti na nag-ganito sa online class natin. Naintindihan ko naman kung may problema sa internet or walang magamit sa cellphone, pero magsabi pa rin kay advisor tsaka sa subject teachers kung may problema. O Daniel Padilla. Oh, Daniel Padilla. Pinas, tama. So madali. Chance. Yes? Yes? Malabas? Dwayne Johnson po, taga USA. Okay. Taitawan, Thailand. Doon masyadong familiar. Ano bang Thailand na napanood ko? The Stranded lang ata na series yung napanood ko sa Thailand. Saan ba yan? Saan character yan? Girl from Nowhere ba yan? Marian Rivera, Philippines. Okay, thank you. So, wag na tong huli. Medyo mahirap magbigay dyan. Pwede rin kayo magbigay ng sarili nyo dyan. Next.
Next is function as a machine. So paano ba natin ma-relate or ma-associate ang function as a machine? So for example, ang input natin dyan is ito yung mga independent variable or yung they can stand alone na kung saan kahit wala yung out, yung dependent, kaya nila mag-isa or maging independent nga based sa word na independent. So yung input natin dyan, yan yung mga domain or the X variables natin. While kung meron tayong input, malamang makapag-produce tayo dyan ng output. Yan. For example, ang input natin is orange fruit. Prutas na orange. Example yan. Yan yung input natin. Na kung saan ang magiging output is orange products or product. Let's say naglagay tayo ng orange fruit. Anong na-expect natin na product? So malamang orange din. Orange juice, candy, ano pa ba? Bubble gum, processed orange, yung pwede nating gawing output yan. So, hindi naman pwedeng maglabas ng product or output na hindi orange product. For example, naglagay ka ng orange product or fruit, ang lalabas is grapes na product. So, di ba? Walang relation dun. Hindi naman pwede maglabas si orange fruit ng product na pareho. May naglabas siya ng orange fruit tsaka grape fruit, eh orange fruit lang naman yung in-input natin. So, imposible mangyari yon. Kasi nga, orange fruit lang yung input at ang output malamang is orange product lang. So, ganun yung mangyari. Parang ano lang yan, sa addition, ang input natin, malamang ang output natin is yung in-add natin na number. For example, is yung kanina, yung 5 plus 4, yung input, at yung magiging output niya or answer is 9. Kasi nag-add tayo eh. Diba? So, ganun yung mangyayari. Sa addition tayo nakafocus doon. Yan. Any question? Any question sa topic natin? Question? Wala po, sir. Walang question? Naintindihan? Apo, sir. Apo. Question. O, sige. Short review lang tayo. So let's check what you remember. Tingnan natin kung anong natandaan ninyo. Doon sa video na panood ninyo, inulit natin ngayon yun, live discussion, para mas mag-discuss ng mabuti at marinig kung meron kayong di naiintindihan doon. But may nag-lift na? Ano nangyari? Patay na post. Let's check what you remember. Yan. What do you call a relation in where each element in the domain is related? So online recitation to, ah. So only one value in the range by some rules. Paunahan to pumindot or mag-open mic. Paunahan na lang mag-type, tas sa akin sasagot para patas. Okay, si Abilene yung nauna. Abilene, sagot niya is function. Ang bilis niya mag-type. So ang answer dyan is, so ano yan, ah, dito, sulat ko lang yan. Abilene. So ano to, recitation ulit to. Pero about dun sa another presentation. Abilene, yung sagot niya is function. Okay, very good, Abilene. So tama rin si, wait lang, kakul ba? Pero medyo nahuli siya ng type. So sayang. Pero consider naman yung effort sa yung topic na nakuha yung page na ito na kung saan function siya. Kasi, yun nga sabi, the domain is related to only one value in range by some rules. Next. So, prepare. Yung daliri, ah. Abilisyon to mag-type. Mm-hmm. So, in a relation, what do you call the set of X values or the input? Ano yung mga yon? Yan yung ano, yung pag sinabi ko kasi ito is I guess nyo na yan eh. Siya yung ano, yung sinabi ko kanina, di ba? First element sa, yung first element, oh, first element siya, Abilene. Okay, Manlapas. Oh, nauna si Manlapas, sayang. So, tama si Abilene na first element, pero ano yung tawag doon? The first element na yon. So, nakakuha is si Manlapas.
Domain. Sir. Okay, very good. Sir. Domain yung tawag doon. Tama si Abilene, pero ang iniingi kasi dito is yung tawag doon sa first elements na yon. Pero very good pa rin, Abilene. Since muntikan ka na naman ulit mauna, just sa sagot, muntikan mo na makuha yung dalawang question natin. Nakuha mo naman, pero yung sagot lang na hinihingi natin ay sino nang hindi mo nabigay. Pero maganda pa rin since nag-gets nyo nga yung lesson or yung topic natin. Then congratulations kay Menlapas na nabigay ng sagot or yung hinihingin sagot. Next. Yan. It is an any set of ordered pairs in which the first element or set of elements called domain. Domain. Okay, ang bilis. Margaret Pita. So si Pita, ang sagot yan. O, relation yan. So naunang nakasagot is si Pita. So hindi lang siya masyadong nag-open mic, pero nakuha niya. Relation. Very good, Margaret. So ang sagot yan is relation. Di ba? Any set of ordered pairs. Any set siya na kung saan ang domain is the first element and range is the second element. Ay, mali. O nga, sayang. Ano, Abilene. Iba na yan. Next. Ayan. So, did I remember something? Another yan? Ayan. So, another to, naging presentation pa rin to, ah. So, read and analyze the following statements. If you think the statement suggests an incorrect idea, you can rewrite it to make the statement state a correct idea. Since di nyo naman marirelate yan, pwede nyong sabihin na lang sa akin or anin nyo muna. I-type mo, i-chat nyo muna sa akin na kayo yung sasagot, then papainggan natin. Para dun sa iba, di naman maging unfair dun sa iba na ilalagay yung sagot. Malay nyo, makopyahan lang kayo or kunin yung sagot ninyo, di ba? Sayang. Some statements are incomplete. So, kukompletuin nyo yun. In which you will try to complete it to express its idea. Did I remember? Ayan. The domain of a function corresponds to exactly one element in the range. Naalala ko ba na ganyan yung statement na yun? Na tama ba yan? Sino sasagot? Yes, Fernandez. Naalala ko ba na ganyan yung statement na yun? Pwede ka mag-open. Tama ba yan? Hindi, sir. Hindi ba? Hindi ba? Apo. Bakit? Asahin mabuti, ah. The domain of a function corresponds to exactly one element in the range. Tama ay, ba? Tama, sir. Tama. Tama. Okay. Check natin. Tama ba? Okay. Very good. So, tama yung statement. And andyan na yung keyword natin na yung domain daw ng function na function corresponds to exactly one element in the range. Okay, very good. So tama yung given ni o yung sagot ni Fernandez. So basahin mabuti yung given statement, ha? Next. So did I remember a relation is a set of ordered pairs where the first element is called the range while the second element is the domain? Na chat. Manlapas. Yes, open mic, Manlapas. Sir, mali po yung sentence. Yes, anong mali? Mali yung, ba yung naalala natin? Sige, mali po yung sentence. Dapat po kasi, first element is called the domain. Well, the second element is the range. Okay, check natin. Okay, mali nga. So, bakit siya nagkamali? Oh, ayan. So, tama yung sinabi ni Manlapas. So, yung binilogan natin, yung range sa domain. So, dapat, so the correct statement is, ayan. Dapat ang first element is called the domain. While the second element, first element is domain, the second element is the range. So, nagkabaliktad yung dalawang statement. Next, did I remember? Ayan. In a function as a machine, there are two things needed in which the input or the blank
and the output or the oops. Ano kaya yan? Sinabi ko yan kanina. Pinapayawan ko yan kanina. Yung input is the ano? Sila yung kayang mag-stand alone or kaya nilang mag-isa. Yung output is nakadepende siya doon sa input. Set idea lang. Tingnan natin kung magigets or nagets yung function as a machine. Ano kaya to? Yung input is ito yung mga bagay or variable na kayang mag-stand alone. Yan, type relation and domain. Okay. In malayo, ano? Pakul ba? Jutik? Sige, Jutik. Ano yung idea? Open mic? Di ko po kasi alam. Pero ano po yung ano? Yung orange fruit po at saka po yung magiging product niya po, yung orange fruit. Okay. So, ganun yung application niya. Thank you sa idea. Pwede nyo gamitin yun, di ba? Yung orange fruit saka orange na product. So, ano nga ba yung fruit? Then, yung orange product. So, fruit is they can stand or kaya nila mag-isa. Pag sinabi kasi ito, may guess, makukuha nyo na yung sagot. While ito na, yung output is nakadepende kay input. Nakadepende si output kay input. Kapag walang input, wala ring output. Anong klaseng variable si input at anong klaseng variable si output? So, wala ba? So, tandaan to. Function and relation. Mm-hmm. Okay, thank you. Pero hindi yan yung ano natin. Hindi siya yung input tsaka output. Iba yan. Ano kaya to? Thank you sa pagsagot, Manlapas. So, ang sagot dyan, ayan, binigay ko na. So, in a function machine, there are two things needed in which the input, ayan, the independent variable. Kapag input is sila yung independent variable, they can stand alone. Kaya nila maging independent. Kahit wala silang pakialam kung walang dependent kasi wala namang magkakaroon or di magkakaroon ng output pag walang input, which is the independent variable. And tulad ng sabi ko, nakadepende sa output kay input, kaya ang output natin is called the dependent variable. Ayan. Input, input, tsaka output. So, tandaan yan, ha? Any questions? May question ba? May question ba? InterTVL. So, sabi ni Matthew, wala na siya. Wala na siyang question. Kay Pakulba, wala na rin. Pita, wala na rin. Jutik, wala na rin. Okay. So, ayan. So, sinagot. Pero bang ano? Pwede magbigay sa akin ng sagot? So, how function can be used as a model in daily life situation? Kahit isa lang. Paano natin siya magagamit? Yung function. Yung mga sumagot kanina, yung pagliligo, paghuhugas, pagwawalis, paano natin siya pwedeng magamit? Paano natin siya pwedeng magamit? Kung wala kang question, ako yung may question. Yes, Jutik? Anong sagot? Malalaman po natin na kung saan po pwedeng gamitin yung bagay po na yun. Okay, very good. So, pwede nating malaman kung saan siya magko-respond yung action na yun, di ba? So, pwede nating gamitin yung function doon. Next. So, meron na bang kaya mag-explain sa akin kung ano ibig sabihin ng quotation kanina? Ibigay sa akin, ano yung quotation ulit kanina? Bago tayo mag-proceed sa function and relation? So, ang quotation kanina is, all functions are relation, but not all relations are functions. Sige? Sino kaya ang pwedeng ano, makapag-explain nun? Paano natin masasabi na ganun? Si Jutik ulit? O sige,
Ako rin muna, Jutik, Abilene. Can you explain to us kung ano ang ibig sabihin ng quotation na yun? Sige, pwede ka na mag-open mic. Yung function po kasi, pwede po siyang i-apply sa isang bagay, pero yung relation po, pwede po siyang mag-double. Pwedeng mag-double po yung purpose niya kung saan pwede po siyang gamitin. Okay, very good. So, in simple terms or idea, tulad nga ng definition, function is also a relation. Pero, hindi pwedeng maging relation ang function kasi nga may uniqueness yung function natin eh. Pwede, iisa lang yung range ng ating function na kahit magkaiba yung domain, basta isa yung range, walang problema doon. Hindi pwedeng dalawa yung range tas isa yung domain. So mali yun. So magiging relation na yun. Okay, very good. And yan, so yan, sinagot na natin yung kanina, di ba? Sinagot nyo yung kanina sa pagwawalis, sa paliligo, sa paghuhugas. Na-apply nyo or nakakatulong yung function in our daily activities. So tulad nito na ginagawa natin, na nagkakaroon tayo ng normal conversation, so function din yun, nagkakaroon kayo ng response sa sinasabi ko. So pasabi sa iba ng classmate nyo yung code natin, kung ano yung sinend kong code, side module yun na magiging code natin sa iba pang nating klase. So salamat InterTVL 11. So see you next online class. Mag-propose ulit ako Saturday ng another video, new lesson natin sa ano, general mathematics. So thank you InterTVL. Sige, pwede na kayo mag-exit, mag-prepare for the next lesson. Okay, thank you. Thank you din, Abilene. Thank you din, Pita. Sige, thank you. Bodino, thank you din. Mag-prepare na sa next subject ninyo. Sir, may tanong po pala ako sa ano po, sa notebook po. Sige, sa notebook? Okay, anong tanong mo malapas? Ano pong kulay po yung mat po natin? Hindi naman ako masyadong ano eh, stricto sa kulay ng notebook eh. Basta malagay niyo yung notebook ninyo doon from first lesson natin para at least guided kayo kasi hindi lang naman para additional grade yan, pero para sa inyo na magamit ninyo in future references ninyo. Walang problema kahit anong notebook. Okay po. Thank you po, sir. Sige. Thank you din. Prepare na kayo sa next subject. Kamba, thank you din. So kami na lang nandito ng account ko.